Abot langit ang pasasalamat ni Lynette dahil sa wakas, may totoo na siyang trabaho kahit ALS graduate lang ang kanyang tinapos. Binigyan ng trabaho ni Moira si Lynette bilang kitchen staff sa kanyang restaurant matapos na mag-awol ang kanyang empleyado. Ang hindi alam ni Lynette, ayaw lang ni Moira na may utang na loob sa kanya kaya dapat makabawi siya sa ginawang pagligtas niya dito. Pero mataas ang pride ni Lynette at hindi tinanggap ang pabuya ni Moira kaya nang na-short staff siya sa restaurant, hinire niya ito. Napinasalamatan naman ni Lynette dahil hindi niya akalain na may tatanggap sa kanya sa trabaho at dito mag-uumpisa kalbaryo niya. Hindi alam ni Lynette masama pala ang ugali ng manager sa resto na si Mercy kaya dito matagal ang mga empleyado sa restaurant. Pero kakayanin ni Lynette ang pang-aapi ni Mercy sa kanya dahil nasanay na siya sa pagmamaltrato noon ng hilaw niyang madrasta. Walang kaalam-alam si Robert na may bago na silang empleyado sa restaurant at sa pagbabalik niya muling magtatagpo ang dalawa. Wala rin kaalam-alam si Moira may nakaraan si Robert at Lynette. At malala pa di niya alam na nagkaanak ang asawa niya kay Lynette. Biglang tumigil ang mundo ni Lynette nang makita niya si Robert sa restaurant ni Moira at nalaman niya mag-asawa pala ang dalawa. Nagkwento si Lynette kay Michael, nakita niya ang lalaking nanloko sa kanya na tatay ni Annalyn at mas malala pa asawa ito ng boss niya. Nakaramdam ng sobrang galit si Michael at hindi niya mapigilan ang sarili na gantihan ang lalaking nanloko sa kanyang pinakamamahal. Kaya susugod si Michael sa restaurant at bibigyan ng matinding leksyon si Robert dahil niloko at iniwan nito si Lynette at Annalyn. Imbis na gumanti si Robert kay Michael, natulala na lang ito dahil ngayon niya lang nalaman ang totoo na may anak pala sila ni Lynette. Malalaman na kaya ni Annalyn na ang totoo niyang ama ay si Robert? May pag-asa pa kaya si Michael ngayong dumating na si Robert? Abangan! You don't understand the pain it brings. You don't understand.